Kuha ang surveillance video na ito ng National Meat Inspection Service sa isang katayan sa Marilao, Bulacan. Sinurveillance sila ng NMIS dahil illegal daw ang operasyon ng slaughterhouse na hindi raw accredited sa kanila. Sa video, makikita kung paano pinatay ang isang baboy na kakatayin. Nakatali sa gilid ang isang baboy at dalawang lalaking nakapambahay lang. Kinuha ng isa sa kanila ang isang mahaba at mabigat na bagay at maya-maya pa, agad na tumba ang baboy. Saka ito, ginilitan. Maya-maya'y, ang pangalawang baboy naman ang nilapitan. Pero hindi ito agad nawala ng malay, kaya ilang beses pa uling hinampas. Makikita rin sa video ang pag-apak sa baboy, saka ito kinatay sa mismong sahig ng katayan. Inhumane kong ituring ng National Meat Inspection Service ang ginawang pagkatay sa mga baboy. Maling-mali raw kasi napaluin sa ulo ang baboy bago katayin. Ang piniprescribe kasi natin under the AAO 18, ay yung pong in-encourage natin yung paggamit ng mga methods like the use of electric stunner, kinukuryente. Mali rin daw na apakan ito para i-drain ang dugo. Bawal din itong saksakin o hiwain kung gumagalaw pa. At sa itsura daw ng lugar, isa lamang daw itong katay bahay o makeshift slaughterhouse. Masigip kasi ang lugar bukod sa madilim. At meron pa raw kulungan ng mga manok. Ang mga matadero, naka-shorts lang at sando at naka-tsinelas. Bagay na ayon sa NMIS ay isa ring paglabag sa mga panuntunan ng katayan. Ayon sa NMIS, ang mga tinatawag na food animal gaya ng baboy, properly handled dapat mula pagbiyahe pa lang sa mga ito hanggang makarating sa mga katayan. Bukod sa pagpapahalaga sa mga food animal, importante rin ang tamang proseso sa pagkatay sa mga ito dahil meron daw itong epekto sa kalidad ng karne. In the long run, yes, nagkakaroon siya ng epekto sa kalusugan natin. Hindi raw palalampasin ng NMIS ang nasabing katayan na maaaring sampahan ng paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ang mga karneng nagmula sa slaughterhouse, natunto na ibinibenta sa pamilihan na ito, kaya kinumpiska ng NMIS. Paano naman po kami? Utang lang naman po puhunan namin. Wala kaming magagawa, ma'am. Kukumpiskate namin yan. Kasi illegal yan eh. Dahil hindi nang galing sa katayang accredited ng NMIS, hindi raw tiyak kung ligtas itong kainin. Lalo na po yung mga foodborne diseases, mga antibiotic residue. Ang mga nakumpisngang laman ng baboy, susunugin daw at ibabaon para di na magamit pa. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.